10% nga ba ang kinakaltos ni Shopee na fees and charges sa mga seller for every successful delivery? Mga mamshi, may idea ba kayo? Wala din? Okay, yan po ang topic natin for today's video. Alamin natin kung ilang percent ang kinakaltos ni Shopee sa mga seller for every successful deliveries. So keep on watching mga mamshi. Mga mamshi, meron po akong shop sa Shopee na 3 years nang nag-ooperate until now. Ituturo ko po sa inyo kung ilang percent yung range ng deduction ni Shopee sa fees and charges for every successful deliveries po ng mga seller sa buyer. Ang aking pong courier sa Shopee ay other logistic. It means, sarili po namin ang courier. Kami ang nagde-deliver mismo sa mga buyer. Kami yung diretsyong kumukuha ng mga items sa warehouse, then dinediretso namin deliver sa aming mga buyers. Ito pong topic natin ngayon ay nababagay sa mga aspiring seller ni Shopee. Yung hindi pa nila alam kung magkano ba ang deduction ni Shopee sa mga sellers once na nagkaroon ng successful delivery. Para din po ito sa mga baguhang seller ng Shopee na hindi pa din alam kung ilang percent ba ang ikakatas ni Shopee sa magiging successful delivery ng kanilang parcel. Okay, now let's start. Ipapakita ko sa inyo mga mamshi yung sample na successful delivery sa aking shop. Yung mga complete na, meaning na i-deliver na po namin at na order received na po ni buyer. Pumasok na ang payment sa aking account. Ang first example natin na kukumputin mga mamshi ay yung naging successful delivery ko ng Zooey Lucky Rattan 2 drawer. Dalawang klase po kasi ang aking paninda na Zooey Lucky Rattan. Meron pong 1 drawer and meron ting 2 drawers. So itong kukumputin natin ay yung Lucky Rattan cabinet na 2 drawers. Ang price nito mga mamshi ay 2,744. Then ang kinaltas sa akin dito ni Shopee ay 205. Yung fees and charges na kinaltas po ni Shopee. Ulitin ko po ah, ang kinaltas po ni Shopee na fees and charges sa akin ay 205. Ano ba ang napapaloob dun sa fees and charges? Naandun po ang commission fee and transaction fee. Bale, ang naging commission fee dito ay 137 at ang naging transaction fee sa akin ni Shopee ay 68 pesos. Pag inad mo yon, total of 205. Kinaltasan niya ako dun lang sa price ng items ko. Dun sa shipping fee ko, hindi niya na yung kinaltasan. Ang unahin natin mga mamshi, kunin muna natin ang naging income ko dito. Then, next natin kung ilang percent yung dinidak ni Shopee. Ano? Zooey Lucky Rattan 2 drawer, ang price niya ay 2,744. Ililess lang natin ang fees and charges na 205 na kinaltas ni Shopee. Ang equivalent nun ay 2,539. Tapos, i-add naman natin ngayon ang aking shipping fee na 300 pesos. Equivalent to 2,839. Bali, yun po ang aking naging income. So, magkano ba ang binayaran or total payment na binayaran ni buyer? 3,044 po. Yung total payment na binayaran dito ni buyer. Kasama na po ang shipping fee. Okay. Para naman makuha natin ang percentage ng kinaltas ni Shopee, kukunin lang natin ang 205, which is fees and charges po yun na kinaltas sa akin ni Shopee. So, 205, i-divide lang natin sa amount ng items na i-deliver natin, 2,744 po, is equivalent to 0.0747. Then, imumultiply natin siya sa 100. Equivalent to 7.47 or kung i-round off natin, this is 7.5. So, 7.5% po ang kinaltas sa akin ni Shopee sa fees and charges dito po sa unang example natin ng successful delivery po.
sa akin. Okay, let's go to another computation. Ibang items naman po ito. Ito po ay Master Deluxe. Ang price nito ay 2,078. Ang fees na kinaltas ni Shopee ay 158 pesos. Ano yung 158 pesos? Ito yung commission fee na 104 at transaction fee na 54 pesos. Inadd ko lang yon, kaya nakuha natin ang 158 na fees and charges na kinaltas ni Shopee. Ang SF ko po dito ay 350. Ang total na binayaran ni buyer ay 2,426. Computing natin yung income ko dito, yung naging income ko po. Okay, the amount of the item is 2,078. I less 158, the fees and charges. Ang natira ay 1,920. Then, i-add ko lang po yung shipping fee na 350. Kaya, ang total niya na ay 2,270. Yan po ang naging income ko dito sa deliveries na to. Ngayon, ilang percent ang kinaltas sa akin ni Shopee? Okay, let's compute. 158, ito yung fees and charges. I-divide lang po natin ito sa amount ng item. 158 divided by 2078, yung amount ko ng item, equals 0.0760. I-times lang po natin ito sa 100, ang lalabas ay 7.6%. So, ang dinidact sa akin ni Shopee na fees and charges dito ay nag-range sa 7.6%. Kung matatandaan nyo dun sa first computation na ginawa natin, nag-range lang po sa 7.5%. Ngayon, nag-range naman siya sa 7.6%. I will give you another example po. Ito pong sa akin, itong shop ko, hindi po ako pala sumasali sa mga campaign ni Shopee. Kaya wala akong extra deduction dito. Kayo po, kapag sumali kayo sa mga campaign ni Shopee, meron po kasi yung mga deduction. May mga bayad po yan. For every successful delivery, bukod sa fees and charges na sinisingil ni Shopee, kapag kasali ka dito sa mga campaign nila, sisingilin ka pa rin po nila ng another charge. So ako, hindi po akong sumasali sa mga ganyan. Okay lang naman, hindi naman po yan mandatory. Ini-encourage kasi nila yung mga seller na kapag sumali sa mga campaign nila, mas marami yung mabibenta. Mas maraming chance na magkaroon ng maraming customers. Pero ako naman, okay na ako sa mga customers ko. Hindi na ako sumasali sa ganyan kasi ang katwiran ko, mura na nga yung mga bigay kong items, yung mga price ko sa customers, plus mura na yung shipping fee na bigay ko. Kaya, hindi ko na kailangan sumali sa campaign ni Shopee dahil kapag sumali pa ako sa campaign ni Shopee, mababawasan pa yung kikitain ko. Sayang naman. Konti lang naman yung kita ko dito. Ito po ay for third example na natin. Ipapakita ko naman yung aking 6-layer native na successful deliveries. Ang price po nito ay 1,764. Ang fees and charges na kinaltas ni Shopee ay 137. Compute muna natin yung aking income. Okay. The price of the item is 1,764 less the fees and charges na 137 is equal to 1,627. Then, inadd ko lang ang aking shipping fee ay 450. By the way, baka maguluhan kayo, iba-iba po kasi ang shipping fee ko for every items. Kapag po ang courier nyo ay other logistic, you can control the amount of shipping fee that you want. Hindi po si Shopee ang magko-control ng shipping fee or ang maglalagay ng shipping fee nyo. Kayo din po, kayong mga seller na may other logistic na courier. Kayo po ang pwedeng maglagay ng amount ng shipping fee na sisingilin nyo kay buyer. Okay. Now, 1,627 plus 450 na shipping fee
Ang total ay 2,077. So, ang naging income ko po dito ay 2,077. Ang binayaran po ni buyer ay 2,426. Okay, let's compute the deduction. Kuhain natin yung fees and charges, 137, divided by the amount of the item, 1,764. Ang sagot ay 04,077. Then, itatimes lang natin yan sa 100. Ang equivalent ay 7.766. Or if ira-round off natin, magiging 7.8%. Yung first example natin, ang deduction ni Shopee nag-range sa 7.5. Second example ay 7.6. Then, third example ay 7.8. So, napapansin nyo, hindi pare-pareho. Pero, hindi naman yan nagkakalayo. Okay. Ang tanong, what if dalawang items ang in-order niya, isang check-out lang? Malaki din ba ang ikakaltos ni Shopee? Yes, malaki din. Kasi parang madodoble din yun. Pero, kung kukumputin natin siya, nasa 7.4 lang po ang deduction ni Shopee kapag ka dalawang items. Ito ay based sa aking shop, mga mamshi ha. Papakita ko po sa inyo. Okay. Nagkaroon ako ng successful delivery ng 2 items. Ito po ang 4-seater na table set at isang cabinet ng Zooey. Ang amount ng table set ay 2,656. Ang cabinet naman ay 2,694. Total of 5,350. Then, ang fees and charges na kinaltas ni Shopee sa akin dito ay 398. Ang commission fee nito ay 268. At ang transaction fee ay 130. Kaya naging 398 po ang fees and charges na kinaltas ni Shopee. I-plus lang natin yung total amount ng items. Yung table set is 2,656. Yung cabinet ng Zooey ay 2,694. Total of 5,350. Then, ililess natin yung 398 na fees and charges ni Shopee. Kaya naging 4,952 na lang siya. Tapos, i-add natin yung shipping fee na 450. Total of 5,402. So, ito po ang aking naging income. Ang total na binayaran ng buyer dito ay 5,800. So, paano natin makukuha naman ngayon yung deduction or kung ilang range ba ang dinidact ni Shopee sa akin dito sa dalawang items na order na magkasabay? Sige, kukuhain natin ngayon ang fees and charges na 398 pesos. I-divide natin siya sa 5,350. Ang equals niya ay 0.0743 times lang natin sa 100 equals 7.439 or 7.4%. O, di ba mga mamshi? 7.4% lang ang kinaltas ni Shopee dito sa customer na dalawang items ang in-order. So, ganun lang mag-compute mga mamshi. Para po ito sa mga gustong mag-seller kay Shopee para magkaroon na kayo ng idea at para din po ito sa mga baguhang seller lang ni Shopee para po alam niyo na kung paano po kukumputin yung fees and charges na ikakaltas ni Shopee every time na may successful delivery po tayo sa ating mga customers. Maraming po salamat sa inyong panonood. Please subscribe and click na notification bell para po na-update kayo sa mga next videos pa na ipapakita ko or i-share ko. Maraming pa po akong videos na i-share about sa Shopee para po sa dagdag kaalaman sa ating mga seller, ganun na rin po sa ating mga buyer. Maraming salamat po ulit. Keep safe and God bless.